bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumain niyo. At sumaiyo rin. Sinasama po natin sa misang ito ang misang pasasalamat ng lahat ng mga miyembro ng Rotary Club of Quiapo, Plaza Miranda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw daw na nalulupo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo. Kasama na manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalawalatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na. Maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat."
Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay, nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulan ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman, pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay, masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Tatayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao,
Huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat at sa miyembro ng Rotary Club of Quiapo Plaza Miranda para po sa inyong misang pasasalamat sa araw na ito. Nawa ay mas pakinggan natin ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin pong mga pagbasa. Lalo tigit ito pong gabay na ibinibigay ng Poong Nazareno sa ating lahat. Malinaw po ba ang pagkakabasa ko sa Ebanghelyo? Kahit na mayroong mga ingay sa sasakyan o sa labas, sinikap kong dahan-dahanin at bigyan ng diin. Ito po mga sinasabi ni Kristo. Yung may mga bagay na sabi po, no? Kung ang mapuot, ang humamak, ang magsabi ng ulol ka sa iyong kapwa o sa iyong kapatid, mapapasaapoy ng impyerno. Ganun pala, no? Napakaseryoso pala. Kaya hindi pala tayo dapat basta-basta nagmumura na lang. Kasi ito yung mga bagay na ginagawa nating normal. Normal na sa atin ang magmurahan. Normal na sa atin yung maghamakan. Hamaki ng pagkatao ng isa. Marami ngayon nai-stroke, marami ngayon may alta presyon, kasi ang daming may sama ng loob. Isa yung sama ng loob, ipinapakita na literal, nagwawala, nananakit, naninira, literal, naninira. Meron din naman, tahimik, o kaya tahimik na naninira, tahimik na galit na galit. Saan tayo dinadala niyan? Sabi ni Kristo, sa impyerno tayo mapupunta kapag nanatili tayo diyan. Kaya ngayon, payo ni Kristo, kung may sama ng loob, alam mo, no? Malinaw naman dito, no? Sabi, kung alam mo, ikaw na yung pumunta. Ang isa kasing problema natin ngayon,
Kumpara, no? Mahirap naman. Hindi pwedeng hindi maikumpara, no? Sa mga edad niyo po, sa mga may edad dito, kumpara sa panahon ngayon, mas mahaba ang pasensya niyo kaysa sa panahon ngayon. So, marami sa atin ngayon ang hindi na muna nag-iisip ng mabuti. Bago mag-post, bago mag-like, bago mag-comment, hindi nag-iisip. Kaya tuloy, laging nagkakaroon ng problema. Meron tayo laging parang wrong move, wrong outlet. Ang sabi kasi ni Kristo, kung alam mo na may sama ng loob sa iyo, ngayon pa lang, ayusin mo na. Magkaroon ka rin ng initiative. Malinaw po ha, kung alam mo na may sama ng loob sa iyo, puntahan mo na. Wala, mahilig tayong pride, ego, o kaya naman, wala akong pakialam dyan. Wala tayong pakialam dyan, pero anong ginagawa natin? Imbis na puntahan mo yung concern, binobroadcast na natin sa social media. Nauuna pa yung buong mundo na malaman yung nararamdaman mo kesa doon sa pinakakailangan makarinig ng katotohanan mula sa iyo. Paano natin maayos? Nakakalungkot mismong mag-asawa, hindi mag-uusap, dadaanin sa social media, magkapamilya, imbis na mag-usap, ipopost sa social media. Anong pakialam ng ibang tao dyan? Maraming nakikisawsaw na hindi nga nila alam kung ano ang pinanggalingan, ano ang pinagmulan. Wala lang. Gusto mo lang mag-express ng galit, ng pagkadismaya. Alam mo namang open for, di ba, public judgment. Pero ayaw natin matuto. Nakikiuso tayo lagi. Nakikisabay tayo sa pamamaraan ng mundo kaysa sa sinasabing paraan ni Jesus na mas ikabubuti natin. Minsan po, mas maigi na yung habang buhay pa tayo, ha? Habang buhay pa tayo, pumunta na, makipag-usap na, kaysa yung kung kailan ka patay, kung kailan ka patay na, doon ka punta ng punta, doon ka gala ng gala, hindi ka na maiintindihan, hindi ka na nga maririnig. Hindi ko man lubos na alam, no? Pero sa tingin ko, mahirap mamatay ng may sama ng loob. Kaya sana po, no? Suriin natin lagi ang ating mga ikinikilos, ang ating mga sinasabi. At kung sakali, no? Na mayroon tayong malaman, na mayroon tayong nakasamaan ng loob, pagnilayan mo ng mabuti at tumingi ka ng tulong sa ating pong Nazareno, na magkaroon ka ng lakas ng loob, i-confront o harapin ang mga taong dapat mong puntahan. Amen. Tatayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat.
ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nalalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Jesus Nazareno, kalapati na may satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalhin. Tatayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitan sa Jesucristo ay sanawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo,
ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanawang. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka na. Bugs you.